Ayun, kitang-kita nyo, no? Pit niya na halos dobi. Puro kalawang. Kasi so, ito na mga paps. Lang dito sa nabili yung mga paps. Ang tanong, ano ba? Ayun lang. Ayan, nakalagay na, no? BL Moto. Lang yung galaw nung ano, no? Nire-recommend na bilhin nyo tong mag... So, bakit nga ba? Binili ko. So, yan. Good morning, mga paps. So yan, good morning mga paps, no? Dahil wala naman tayong ginagawa ngayon, magbibigay na lang tayo ng pagsusuri, no? Dito sa aking nabiling bagong impact wrench, no? Tagalog na Tagalog, pagsusuri, no? Sa English, ano? Review. So ito yon mga paps, no? In-unbox ko na siya kasi wala namang kakwenta-kwenta yung box niya, no? Karton na karton. So ito mga paps, hindi ko na pakikita yung mga kasama niyang accessories para hindi na tayo magtagal kasi wala naman siya talagang kasamang accessories. Yun. Ito mga paps yung kasama niya, no? Adapter ng plug, no? Ano to, walang biro to mga paps. Ito lang talaga yung kasama niya. Hindi ako nagbibiro. Kasi sabi ko sa seller nito, baka naman pwede bigyan ako ng freebies kasi bibigyan ko naman ng review, no, yung kanyang produkto. So nagbigay naman, no, galanting galante, no, napakamahal nito. So bakit nga ba binili ko siya ng walang battery tsaka charger? Kasi ganito yan mga paps, kapag bibiling ko siya ng one set, aabutin siya ng 4,000. Kaya ang ginawa ko, ang binili ko, bare tool only. So, ibig sabihin, wala siyang accessories, no? Walang baterya, walang charger. Para makamura tayo. Ang bili ko rito, ano lang, 3,000. Ang ginawa ko, bumili ko ng baterya sa ibang seller, no? Mga paps, kasi mas mura. Malaki yung masisave natin. Pero buksan ko lang ha. Ang bili ko rito, ano, 570, no? Ayan, 988 BF. Pagdating naman sa charger, mga paps, meron naman akong dating charger dahil meron akong impact wrench, no? Lvdian. Kasi parehas lang naman sila ng charger. So bali nakatipid tayo ng 470, no, mga paps. Siyempre wais to. Galing, ha? Kasi yung kasamang baterya nito sa set, no, pag binili mo 388 BF lang. Kaya yung binili ko 988. Mas nakamura tayo, mas mataas pa yung capacity ng baterya. Galingan siya. Siyempre mga paps, pakikita ko rin sa inyo ng malapitan itong si Mustool, no? Mustool yung kanyang brand yan. Para naman meron kayong mapanood. So ang ganda nung ano, transparent, no? Tapos ito yung pinaka bumper guide, no? Rubber. So ito crystal, no? Medyo matigas. So tingin ko mabilis mabasag yan, eh. So yung kanyang appearance, to malaki yung kanya. Ito importante to, malaki yung LED light, no? Importante yan lalo na kapag medyo madilim, no? Yung meron kang ginagapang sa dilim. Tsaka ito rubber mga paps. Okay na okay. Ang ganda ng quality. Ang ganda rin ng itsura niya, no? Sa personal. Mukha siyang mamahalin. Mukhang plus. So, ito pa mga paps. Pahabol ko lang dito sa nabili kong baterya. Ano na pala siya? ATP na, oh. Malupit, ha? Yun nga lang, hindi ko alam ibig sabihin ng hinayupak na. So yung kanyang torque daw mga paps, ano, 1600, no, newton meter. So napakalakas naman nun. Sabihin na natin kalahati na lang, no,
makuha mo na lang yung true rated na 800 na lang, napakalakas na nun. Siyempre, hindi naman tayo maniniwala dun kung ganun siya talaga kalakas. Siyempre, itetest din naman natin to. Subukan natin sa ano? Sa cylinder head, no? Nung 4BA1. Kasi, grabe yung higpit ng ano nun eh. Nung cylinder head bolt, no? Ang tigas nun. Pag yan nabuksan niya, medyo bibilib na tayo ng konti, no? Siyempre, bibigyan din naman natin ng comparison kay Lvdian tsaka kay Nanwei. Pero hindi ko naman sinisiraan si ano, no? Si Nanwei tsaka si Lvdian. Siyempre, obviously, mananalo naman talaga to. Eh, grabe naman kasi yung laki nito, no? So, ito mga paps, pahabol ko lang. Ayan, nakalagay na, no? BL motor. Ito pa, ang laki, oh, BL. Ang ibig sabihin niyan, brushless, no? Sa Tagalog, wala siyang brocha. So, ito na mga paps. Nandito na si Glock 9. Wala siyang pakialam dito. Ito, nandito na si Lvdian. Nandito na rin si Nanwei. Nandito na rin si Mustool. Parang napapakanta tuloy ako. Ang kanta nung tatlo. So, yun mga paps. Wala kasi yung ano ko eh. Yung isang Nanwei, no? Na malaki. Yung heavy duty. Kaya hindi natin makukompare doon. Nasa service kasi yung isang truck ko, tumirik dito sa Santa Rosa. Dala nung aking mekaniko. Check natin si Lvdian, no? Walang baterya. Ayun, 1,000, no? 1 kilo. Check din natin si Nanwei. Walang baterya. Ayun, kulang-kulang 1 kilo. So, ito, check natin si Mustool. Medyo hindi siya kasya, tumataob. Ayun, ayun, lag-lag, no? 1.7, napakabigat talaga nito. Ayun, 1,755 grams, wala pa siyang baterya. Pero mas mabigat to. Yan, roll natin, yung roll back natin, panoorin. Ayan, ayun, 1,453 grams si Nanwei. Siyempre, meron din tayong sound check. Ito, si Lvdian. Next, si Nanwei. Next, si Mustool na heavy duty daw siya. So, yun mga paps, para siyang ano, parang bagyo. So, ito naman mga paps, mag-check tayo ng airflow. Yun, si Nanwei, airflow. So, yun lang yung galaw nung ano, no? Nung tissue. Ito naman si Mustool. Yun, kitang-kita nyo, no? So, yun mga paps, kitang-kita nyo, parang ano siya, no? Parang mapuputi, para siya talagang bagyo sa lakas. Check natin ang walang cut, no? Kasi wala tayong ano rito, walang dayaan, no? Pinakaayo ko sa lahat yung lolokohin ng ating mga viewer. So yun, medyo malamya. Sayang isa kong Nanwei, wala kasi heavy duty rin yun eh. So yung kitang-kita naman mga paps, no, kasi na talaga yung may malakas na motor dito sa tatlong to. So ulitin ko lang, no, hindi ko sinisiraan to, ha. Comparison lang naman to eh. Syempre talaga namang mananalo to, napakalaki naman kasi nito. Hindi ko nire-recommend na bilhin niyo tong mga to, no. Wala naman ng commission dito eh. Biro lang 'yon mga paps. Syempre kayo yung magde-decide, no.
kung ano yung gusto nyong mga power tools. So dito naman tayo mga paps, ang tanong, ano nga ba yung nagustuhan ko rito kay Mustool, kung bakit ko siya binili? Simple lang naman mga paps, eto lang naman talaga yung aking nagustuhan. Ano siya, gear 3 no, kumbaga sa transmission, primera, segunda, tercera yan. Gagana lang naman to sa pahigpit. Yung paluwa, laging todo yan eh, laging naka ano, top gear no. So yan, pahigpit na yan no. Check natin yung kung anong gear siya nakalagay ngayon. Ayun, nakalagay siya ng gear 1. Ibig sabihin mabagal no, kumbaga sa electric pan. Yan, gear 1 test. Sunod, gear 3 no, baliktad naman to. Ayan, gear 2 muna, syempre nauna yung gear 1. Gear 2, gear 3. Ayan, gear 3. Ayun, yun mga paps no, kung bakit ko siya nagustuhan. Kasi minsan maliit yung tornilyo mo eh. Halimbawa 12-14 lang, hindi mo naman kailangan ng ano yan, ang gear 2, gear 1 lang yan, no? Kasi malolost thread yan. So, yun lang naman talaga yung nagustuhan ko rito, no? Meron siyang gears. So, yun mga paps, itest na natin ang ano to, ng actual. Pupunta tayo sa ating talyer pagkatapos kong magkuya-kuya-kuya. So, yun mga paps, nandito na tayo sa Starex. Ito yung ating testingin. Bakit ng towe, napakahirap luwagan eh. Ito na mga paps, si ano, Lvdian, no? Test muna natin si Lvdian. So, walang pag-asa, no? Ayan, nakaano yan, ayan, paluwag, no? So, wala talagang pag-asa. Huwag na natin pinitin, no? Kung masikip. Luluwag din naman yan. So, ito na mga paps. Si ano naman, Nanwei. No? So, wala siya talagang pag-asa. Hindi, maliit naman kasi ito eh. Hindi naman panggulong kasi ito. So, yun, ayaw, no? Test na natin ito si ano. Si Mustool, ang hirap ng walang cameraman. Wala kasi yung cameraman ko si ano, si Julia. Yun. So, paluwag. Etra. Ang bigat, grabe, ang bigat nito. Matatanggal ang aking ano, no, tahi. Mararamdaman mo yung kanyang ano no, pinaka power ayun, parang napipilipit ang aking braso. Pipitan ko muna to kasi baka ano no, baka matanggal yung gulong, mandisgrasya pa tong ano, pinakamamahal na Starex. Ano kayang gear to, gear 3, gear 2 pwede na to. Ah, gear 1 na lang. Masyado siyang ano eh. Mahirap luwagan. Pwede na gear 1 dito. Yun, ang lakas. Gear 1. So, eto naman yung hindi na tinaluwagan kanina. Eto yun, no? Hindi ko kasi natandaan. Yun, ang lakas talaga. Kung mapupunan nyo yung braso ko, no? Pumipilipit siya. Ayun, ang lakas na talaga. Sa tingin ko, mas malakas pa to dun sa una kong vlog na si ano, no? Nanwei na heavy duty. Na, ano, cylinder head. Tsaka U-bolt na ano, puro kalawang. So, ito na mga paps. Nandito na tayo sa talyer, no? Obvious naman na stock tong jeep na to, no? Ayan, kita nyo, napakarumi. Ayan, ito yung mga biyahe kong jeep. Ito, mga paps, kita nyo naman, lumang-luma na, no?
Puro ano na siya, puro kalawang. Kasi ito mga paps, kapag niluluwagan ko to, ginagamitan ko to ng ano eh, tubo. Hindi mo siya kayang luwagan ng walang tubo. Kaya kung sakali hihigpitan mo siya, wala kang gamit na tubo, no? Magkakanda utot ka na sa hirap at pag minalas-malas ka pa, may kasamang sabaw. So ito na, testing natin si Nanwei. So ayan, paluwag yan. Yun, kita nyo yung mga alikabok, no? Naglilipat. So tingin ko hindi talaga kaya. Kasi nga naman, hindi naman kasi panggulong kasi ng jeep ko eh. Meron lang tayong comparison. Lvdian. Mapupunan nyo mga pops na mas malakas yung punog ni Lvdian. So ayan, paluwag yan eh. Oh. So ayan, wala tayong cut. No, walang lokohan. Ito na si Mustool. Kita niyo mga dito tayo sa kabila. Simple. Try natin si ano. Ito si Nanwei. So ayan, naka ano siya. Paluwag. So ito si ano, papapalitan ko na ng battery yung tubong isa eh. Hindi, sira pa. Saglit lang puno na. Oh, sira yan. Ito si Mustool. Yun o, oh, malakas. Check natin. So yun, ganun siya kalakas. Mga paps. Ito, stuck din yan. So yun mga paps. Nakita nyo naman kung gaano kalakas. So ito mga paps, ano, 4BC1, no? Hindi 4BA1. Alam ng mga mekaniko to kung gaano kahigpit yung ano nito, cylinder head. Try natin si ano, si ano ba to, Nanwei yan. Kasi mga pops hanggat maaari, ayoko ng ano, ng may cut, no? Ayan, si Lvdian. So, wala, hindi talaga ako. Ayan, hindi talaga ang kayanin, no? Try na natin si Mustool. Matagal. Yun si Mustool. Check natin si Mustool. Sobrang init mga paps. Dapat pala ang binili ko payong. Ayun, kita nyo mga paps, no? Yung pitik niya, no? Kung makikita nyo yung kamay ko, ganun siya talaga kalakas. Mas maganda to kung mapipigil mo ng husto eh. So yun, Mustool. Ayun. Natin ito. So yung mga paps, no, hindi ko na testingin sa iba, sobrang init. Next time payong na lang ang bibiling ko. So yun mga paps, nandito na tayo sa ating lungga, no, for the first time. Napakarami nating babatiin ngayon, no, napakarami nating isa shoutout, pati ang ating mga bagong subscriber. Na mga paps, siyempre unang-unang pagbati kay Arnold Bautista. Ayan, galing mo Popsicle. Yon, thank you Arnold. Ayan, kay Arnold muli, no? Kay Arnold Bautista. Sarap panoorin ang mga vlog mo, boss. Etong sa baba. Okay, mga vlog mo, boss, daming matututunan.
mga kalikotero sa'yo. Yun, thank you Arnold. Siyempre, isang pagbati rin kay Sano Memories. Yan, new sub sir. New sub sir. Ayan, goodbye. Ayan, thank you Sano. Ay, goodbye. Ang bobo ko talaga. Good day. Oh, goodbye. Siyempre, pagbati rin kay ano, no? Pro Noob Gaming. Ayan. Sa nakakabili Pops Battery na 3,000 milliamps ano shop sa Shopee link master. Ayun, thank you Pro Noob Gaming. Nagkakanda bulol na ako, no? Kay Hampiki Humphrey Cristobal. Yan. Sir, saan mo po binili yung 18650 po na battery? Ayan, thank you Humphrey. Thank you Pro Noob. Siyempre, pagbati rin kay engineer, no? Kay Subihak, Subijak Engineer. Light from Thailand. Ayan, kita nyo naman, ha? Yung Thailand. Ayan, thank you, engineer. Pagbati kay Bichapaps. Ayan, nabubulol na ako. Saan nyo po nabili yung boundary battery? Ayan, thank you, Bichapaps. Kasi walang boundary magic po ngayon. Hindi kasi bumabiyahe. Ayun, kay Anarchy, 3,000. Thanks for this, yan. Thank you, Anarchy, Mr. J Vlog. Thank you, Mr. J Vlog, no? Kay Sipir Labrador, ayan, pagbati rin kay Sipir Labrador. Thank you. Ayan, si Arnold, ang ano, sipag talaga mag, ano, no? Mag-comment. Ayan, thank you, Arnold, no? Siyang pagbati sa'yo. Mula kay DJ MBR, no? Ayan, bagong subscriber boss. Pareho mo rin ako. Makalikot. Ayan. Masarap naman kasi talaga. Makalikot. Ayan. Si ano, sa pagbati kay Asahi Asbag Endorser. Ayan. Nag-enjoy yan sa ating ano, mga pinaggagawa sa araw-araw. Siyempre, si Win. Ayan kay John. Ayan. Nabigyan na natin yan ng pagbati. So, yun lang mga paps na. So, yun po mga paps, hanggang sa muli. Dito na natatapos ang ating vlog for today. Salamat mga paps!